Good morning mga Kadabar Cads! So eto na naman po tayo, isang magandang umaga sa inyong lahat mga Kadabar Cads, no? Tayo ay magkape na at sobrang lamig ng panahon dito sa Cavite mga Kadab, no? At ayan, ito yung ating mga flyers mga Kadab, no? So palipatin na natin mga Kadab. Ronda! So, ang video natin for today ay ituturo ko sa inyo mga Kadab, no, yung patuka mga Kadab, no, sikreto sa patuka upang hindi mabansot yung ating mga YB mga Kadab. So, gusto yung malaman mga Kadab, let's go! Ito mga Kadab, no, bago ang lahat is ito na yung aking young bird na hinangon nung ating last vlog mga Kadab, no. So, kung di nyo pa napapanood mga Kadab is panoorin nyo na mga Kadab, no. Then, ito yung mga young bird natin. At i-viewing natin mga Kadab, no. So, ayan, lalaki na nila mga Kadab, no. At ulihin natin at i-viewing. So, bali dito ko lang muna sila sa trapdoor ilalagay mga Kadab. Dahil, bata pa naman sila mga Kadab, no. Hindi pa naman nila kayang lumipad. And then, pagkaya na nila lumipad mga Kadab, ilalagay na natin sila sa ating viewing area mga Kadab, no. Lang natin sila dyan. Ayan. Ganyan-ganyan lang mga Kadab, no. So, alisin na natin ito mga Kadab. Ayan. Para wala silang sagabal, no. Naliwanag yung kanilang area mga Kadab, no. At ayan, no. So, kitang-kita nyo naman sila ng mga Kadab. Ayan. Batang-bata. May dilaw-dilaw pa yung buhok. At tamang viewing lang muna sila dyan. And then, pagka natuto na sila dyan or mahaba na yung pang last flight nila mga Kadab or yung primary feather nila is mahaba na, dito ko na sila ililipat mga Kadab, no. So dito sa ating gawa-gawang viewing area mga Kadab, no. So yan, parang 360 na rin mga Kadab kasi makikita nga yung likod nyan mga Kadab, no. Ayan, so medyo malaki, parang dog cage mga Kadab, no. So yun, gawa-gawa lang natin yan mga Kadab, no. At tara na mga Kadab at magpatukan tayo ng ating mga breeders, no. A few moments later. Tara mga Kadab, no, at bisitahin muna natin ang ating mga breeders mga Kadab, no. So ito nga yung magulang nung binubiewing natin na kalapate doon sa labas mga Kadab sa ating flyers. Ayan, may itlog na naman sila mga Kadab, no. Then ito, ito yung ating Stitch. Maki Kapili Cross Luis Q mga Kadab, ayan. So, ayan sila mga Kadab, no. And then, ito yung ating may YB mga Kadab, no. So, andyan yung patoka nila mga Kadab, ayan. Ere, mga Kadab. So, ayan, konting pasilip lang sa patoka mga Kadab, no. At maya-maya, istatalakay na natin yan mga Kadab, no. And then, ito si Borga mga Kadab. And then, yung isa nga natin kalapati is pumanaw na nga mga Kadab, no. So ayun mga Kadab, no, tapos na tayo sa pag-update sa ating mga breeder. Konti lang naman yung mga Kadab, 2, 4, 6, 7 mga Kadab, no. 7 na dapat breeder. So yun nga, nawalan yung namatay yung dapat ipapares ko sa kanya mga Kadab, no. And then eto, ayan, nag-itlogan na nga. So pares fertile. Eto mga Kadab, no, fertile din yung dalawang itlog niyan mga Kadab, no. Ayan. So ito, buhay, dalawa. So thankful naman tayo at meron tayong magagamit, no. So meron ka agad-agad pumalit dun sa ating namatay na breeders na hen mga Kadab, no. Ayan. Kadab, no, ito ay hiniram ko lang mga Kadab dun sa hindi nakakaalam, no. Ayan. Dahil wala naman tayong pambili ng gantong mga ibon mga Kadab dahil napakamahal ng mga gantong mga ibon mga Kadab, no. Dun sa hindi nakakaalam. Ayan sila mga Kadab, no. Stitchel bout po yan mga Kadab, no. Luis Chu and then Maki Kapili. Ito mga Kadab, no. Yung kak. Kak na Maki Kapili and then ito ngayon Luis Chu mga Kadab, no. So ito yung ating naka MMFC and then EPFC na banded mga Kadab. So pares po collaboring yan, no. Itong hen po, hinaram ko lang din po yan sa tropa. Yan. And then itong kak naman po na Borga na to, hinaram ko lang din po. Bali, konti lang po talaga yung kalapati ko dyan. Ilan lang po talaga. Ayan. Ayoko na rin po kasi mag-alaga ng sobrang daming breeders mga Kadab. So, gusto ko po muna is mailaro ng mailaro yung mga magiging anak nila, no, mga Kadab. And then, kung papala rin, ayun. Kung makakagip or makakapanalo. Yun, tsaka tayo mag-acquire, no, mga Kadab.
Tsaka tayo mag-acquire ng mga magagandang ibon mga alam pagka may budget na tayo. Ano. Sa ngayon, makontento lang muna tayo sa kung ano meron tayo mga kadab. No? At pagtsagaan muna natin sila. Ngayon, gawin na lang natin. Ibigay natin yung best natin mga kadab. No? Pagka nagka-race na, ibigay natin yung best natin sa mga flyers natin mga kadab. No? Dahil susuklian naman nila tayo pabalik mga kadab. No? Na kahit hindi natin alam yung mga linyada niyan, kahit sabihin natin na unknown line, ay meron pa rin niyang mapapatunayan mga kadabson. Napakadami na nga ng nangangarera na merong sarili-sariling linyada o nakagawa sila ng sarili nilang linyada dahil doon sa unknown line na kalapati na napatira nila mga kadab. No? Ayan, tama ng puro sat-sat mga kadab. No? So magpatuka na tayo ng ating mga breeders na mga kadab. So let's go! A few moments later. Mga kadab, no, ito na yung patuka ng ating mga kalapate mga kadab, no. So ibigay na nga natin mga kadab, no. Bali ito is Wednesday mga kadab, no. Plain lang sila mga kadab, no. Plain na patuka lang din. Bibigyan ko sila ng probiotics sa tubig mga kadab, no. Ito yung patuka. Ayan. So mamaya ipapakita ko sa inyo mga kadab, no, kung ano nga ba yung sikretong patuka mga kadab, no, upang hindi mabansot yung ating mga alagang young bird mga kadab, no, para maging healthy at malusog yung ating mga alagang young bird and then para mabilis lumaki mga kadab, no. So eto mga kadab, no, at kung nakikita nyo is eto ay pellet and then chick booster mga kadab, no. So eto yung sikreto mga kadab upang hindi mabansot yung ating alagang young bird mga kadab, no. Ang diskarte mga kadab bababara natin mga kadab, no. So paano bababaran? Babara natin ng Integra 3000 mga kadab. So itong nasa kanan ko mga kadab, ito po ay Integra 3000 mga kadab, no. And then ito ay cheek booster mga kadab, no. So ito po yung cheek booster na nakabalot na kulay blue mga kadab, no. Yun po ay high in protein. Ito pong dalawa na to mga kadab, no. Yan po is parehong high protein mga kadab, no. Kaya mabilis po lumalaki yung ating mga young bird mga kadab, no. And then mas nagiging healthy po sila mga kadab. So ito po, ayan. Yan po yung sikreto mga kadab, no. Cheek booster and then ayan, Integra 3000 mga kadab, no. So yan lang po yung sikreto upang mabilis lumaki yung ating mga young bird and then healthy mga kadab, no. So malusog, matataba. Ayan mga kadab, yan lang po yung simpleng sikreto mga kadab upang maging healthy yung ating alagang young bird at iwas bansot mga kadab, no. So ang discarte dyan mga kadab lagi po nating bababaran, no. So kung may pasok tayo sa trabaho mga kadab, no, pagkatapos natin magpapatuka ng ating regular na breeder mix and may halo kung ano man, and then sunod na natin to mga kadab, no. So kung may pasok tayo sa trabaho, mas mainam na at damihan natin ang lagay mga kadab, no. Nang sa ganon is kung magutom man sila, maubos na yung kanilang regular breeder mix mga kadab, is meron silang tutukain na Integra 3000 at saka cheek booster mga kadab na high in protein nga mga kadab, no. So yun lang mga kadab, no. At sana ay meron kayong konting tips na nakuha mga kadab, no, para sa inyong mga alagang breeder mga kadab, no, para hindi mabansot yung ating mga young bird mga kadab. 2,000 years later. No, nabistay ko na nga yung patuka ng ating mga flyers mga kadab. And then, eto nga po pala yung binili kong cheek booster baby stag booster mga kadab, no. So cheek booster din yan mga kadab, no. And then eto yung ating patuka para sa ating mga flyers mga kadab, no. And then bigyan na nga natin, then papasukin na natin sila mga kadab, no. Ayan. So okay na yun mga kadab, let's go. Ito mga kadab, no, layo na narating ng ating mga young birds, no. Ayan, eto. Dito kayo. Ayan, layo na narating, no. Napunta na sa kabilang bubungan. Then ito pa isa. Ganito. Layo na nararating nyo ah. Ayan mga kadab, no. At ito mga kadab.
pasukin na nga natin mga adab, no? Dahil nagugutom na nga yung mga yan. Yan. So, balian sila mga adab, no? So ayan mga kadab, no, kung makikita nyo is hindi pa sila marunong mga kadab, no. Kaya nga natin sila tuturuan mga kadab, no. So ito stick mga kadab at itaboy lang natin, no. Ayan. So ganito lang mga kadab, daan-daan lang mga kadab, no. Huwag nating tatakutin mga kadab, no. Para sila ay matutong pumasok usa sa ating trapdoor mga kadab, no. At ayan. And then tulak-tulak lang din natin mga kadab, no, dahil hindi pa nga sila sanay. So ayan mga kadab, no, at ipasok na natin ang kamay mga kadab, no, nang sa ganun is ayan, no. So kung makikita nyo is dumudungaw na, no. Ayan. So ipasok na nga natin ang kamay mga kadab, no, para masanay muna sila kasi kakasampa nga lang natin sila dahil yun nga kahapon lang natin sila sinampa, hindi pa sila masyadong marunong, no. So ipasok na natin mga kadab. Mga kadab, no, at medyo tinulak nga natin sila sa ating trapdoor mga kadab dahil hindi pa nga sila sanay mga kadab, no, doon sa ating trapdoor. Pero ganun talaga, no, unti-unti masasanay din sila mga kadab, no, sa ating trapdoor mga kadab, no. Ang mahalaga is na-viewing natin sila kahit saglit, pasaglit-saglit, pasaglit-saglit, araw-araw, pasaglit-saglit, no. So tuwing umaga at matututo rin sila mga kadab, no, na mag-trapping mga kadab. Basta araw-araw natin ginagawa and then pumapasok sa utak nila, then nare-recognize nila na ganun pala dapat pag tinawag pasok sa trapdoor mga kadab, no. So ayan. At kumakain na nga sila. And then eto sila, kung mapapansin nyo, hindi pa tumutuka, no. At parang naninibago pa talaga sila mga kadab dahil pangalawang araw pa lang nila to mga kadab, no. So ayan, hindi pa nga sila masyadong tumutuka. Then mamaya nga po, sigurado tutuka na rin itong mga to, no. Ayan. So hindi na natin sila ibabalik mga kadab, no. Kasi kung mapapansin nyo is wala na yung mga dilaw-dilaw sa kanilang buhok, no. Ay, sa kanilang buhok. Sa ulok nila mga kadab, no. So ayan, pailan-ilan na lang mga kadab, no. So hindi na kagaya ng mga nakaraang araw na sobrang dami pa. Ngayon is kukunti na, no. Kaya okay na yan mga kadab. I-stay na sila natin dyan, no. So bahala na sila dyan. Kung kumukha sila, sige, or kung hindi man, okay lang. Babawi yan sa susunod na araw mga kadab kasi ginagamay pa nila yung lock mga kadab, no. So naninibago pa nga sila. And then ito yung ating mga alaga, tamang food trip, no. So kahit bigyan mo ng steak yan mga kadab, kakainin niya, no. Ayan. And then ito pa isa, no, tamang lambiti na lang. So ayan. At painumin na natin sila mga kadab, no, ng tubig na may halong probiotics mga kadab. At yun na nga mga kadab, no, napainom ko na yung ating mga breeders, no, mga kadab. Ayan. And then ayan yung isa. So ito, pandara tayo sa ating flyers mga kadab, no, para tayo ay makauwi na mga kadab, no, dahil meron pa nga tayong pasok sa ating trabaho. So ayan yung tubig nila mga kadab, no, at merong haluyang probiotics nating ginawa mga kadab, no. So homemade probiotics mga kadab. At eto, painumin na natin yung ating mga alaga mga kadab, no. Ayan, so eto sila. At yan mga kadab, no, okay na. So yun mga kadab, no, at dito ko natatapusin tong vlog na to mga kadab dahil meron pa nga tayong trabaho, no. At yun na nga mga kadab, no, sana'y nag-enjoy kayo sa aking video and meron kayong konting tips na natutunan. Lalong-lalo na mga kadab, no, sa mga newbie na gaya ko mga kadab, no. So para doon po yun, para sa amin po yung mga newbie na wala talagang kaalam-alam upang maiwasan ang pagkabansot ng ating mga alagang young birds mga kadab, no. So yun mga kadab, maraming salamat and don't forget to like, share, subscribe, hit the bell button mga kadab para lagi tayong updated sa mga susunod ko pa mga videos. So maraming salamat mga kadab. God bless, keep safe, peace out.